So guys, nasiraan ako ng isang Node MCU. So pakita ko sa inyo kung paano siya nasira. So bali meron akong bali yung mayroon nakalagay na LED. So ito yung nasira. Kung maalala niyo yung isang sub-window ay yung nasa picture. Ito yung laman nun. So bali pag sinasalpak ko siya, grounded, namamatay yung power ng coin slot saka yung power ng mga lead, yung frame lead namamatay siya pag sinasalpak mo yung supply. So parang shorted tong 5 volts na to. So tinesting ko siya sa computer, hindi siya nadidetect, walang power na nagbi-blink yung kulay blue. Yan. Yung kulay blue na LED dito. Ito. Nireset ko na siya, plenas ko na siya, ganoon pa rin, hindi pa rin ma-detect. So ngayon naisip ko, meron akong isang bago. Kinumpare ko sa dalawa kung paano malalaman kung defective ba o hindi, or kung sira ba talaga siya. So ginawa ko, kinumpare ko na kung anong pagbabago. So sa kanya, hindi siya nagbi-blink yung blue. Kasi dati parang pag insert mo pa lang ng power niya ay nagsisignal light na kulay blue. So tatry natin to isa kung ano rin yung reaction. So bali sa computer to ginamit ko. So nag-react yung kulay blue niya. Nag-react siya. Tingnan niyo. Oops, oh, 'di ba? Nag-react yung kulay blue niya. So ibig sabihin brand new pa to, guys, ito isa na to. Hindi pa to nagagamit. Oh, 'di ba nag-react yung kulay blue? So ibig sabihin, sira na yung isa. Yung isang galing sa machine. So bali yung paglalagyan niya kasi doon ay kulob na kulob, walang power. Kaya siguro nasira yung kanyang regulator ng 5 volts. Ito. Nasira yung regulator kanyang 5 volts eh. Siguro shorted yung MOSFET diyan. Kaya pag sinasaksak mo yung supply na 12 volts, binablock niya lahat ng supply, namamatay. So, yun. Kaya ang ginawa ko, nagpalit na lang ako ng isang buong kit ng bendo. So ito yun yung mga ginawa ko noon. Ito na lang ipapalit ko. Ito na lang ipapalit ko sa sa sub-bendo. Kasi naka-ready na rin siya eh. Bali ang nito, DIY lang din. Pero okay naman siya, good naman siya. Natesting ko na rin siya. Yan. So ito yung kanya yung box dati. Yan. Ito yung kanyang box. So bali, i-explain ko sa inyo mamaya yung paano ginawa yung sub-window kit na yan. Kung paano siya ginawa, i-explain ko sa inyo. So bali ito yung loob niya, yan. Kulob na kulob, di ba? Wala siyang pan, walang butas din. So yun. Mamaya tatry natin yan, mamaya titesting natin.